Hello guys! Good afternoon! Sally here and Sellerina's Mag. Welcome back to my channel! Okay, so magandang hapon ulit sa inyo at naway na sa mabuti kayong kalagayan. Today is Saturday and I hope everyone is safe and healthy. Okay, so today guys, I just wanted to give my reaction towards a certain video na ang alam ko ay nag-trending ngayon dahil sa isang pangyayari. Okay? So, this video ay nakuhanan or kinuhanan niya ang sarili niya na nagja-jogging siya doon banda sa may UP Diliman. And then, along the way, mayroong isang babae na may dalang aso na hinaharang siya just because of his red face mask. Okay? So, napanood ko po yung video guys at talaga nagpanting ang tenga ko. Bakit ganon? Diba? Bakit kailangan ginagawa niyo yung ganon? Ngayon guys, kung sa palagay niyo po ay tama at sa palagay niyo hindi mag-init ang ulo niyo, sa palagay niyo walang panghuhusga na nangyayari, kayo na lang po ang bahalang manood muna bago ako maglagay ulit ng aking reaction. Okay? Panoorin po natin. Nandito ako po. Kaya lang, ma'am, ano naman pong kinalaman ko sa pagja-jogging ko dyan, ma'am? Bakit mo ipoboto si Bongo? Paano nyo nasabing ipoboto ko si Bongo? Bakit yung mask mo? Eh, ma'am, wala naman po tayong anong problema sa mask eh. Ibig sabihin, ipoboto mo si Bongbong. Eh, wala naman po tayo. Marcelo, biktima ko, ipoboto mo si Bongbong. Kung kayo po, Marcelo, parang biktima. Parang yung buhay ko walang halaga. Kasi ma'am, lahat ng buhay natin mahalaga, ma'am. Ba't may ipoboto si Bongbong? Ma'am, kanya-kanya tayong karapatan kung sino ipoboto natin. Hindi naman sa ganun eh. Grabe yung ginawa ng pamilya niya, ipoboto niya si Bongbong. Paano niyo po nasabi si Bongbong gumawa sa pamilya niya, ma'am? Ano, gusto niya kaming patayin nun sa 1996 na SRL. Paano niyo po nasabi si Bongbong? Nasabi niyo po si Bongbong, ilang taon na po si Bongbong noon? Ha? Nasa tamang gulong na siya. Kasi ninakaw nung tatay niya, binulsa niya. May problema po kayo na si Bongbong yung magpapalit sa inyo. Bakit sa bilyonaryo? Wala naman siyang negosyo. Ma'am, di niyo... Kanya ba yung... Ako nga po, bata pa ako, pero alam ko kung bakit sila ganun kayaman eh. Tapos, ano dahil? Bakit sila mayaman? Sa tatay niya. Anong ginawa ng tatay niya? At ang trabaho ng tatay niya? Gobyerno, oh. Ano ba rin nigo? Ano lang bang sweldo ng ano ng presidente? 150,000. Wala akong anong makipagtalo sa inyo, ma'am. Bakit may pupunta si Bongbong? Eh, ma'am, wala naman po akong ano. Eh, kung yun yung nakita kong magandang ano. Ano, bakit maganda si Bongbong? Ma'am, bakit po si Lenny? Ipabalik ko sa inyo tanong. Kasi meron siyang unemployment insurance na wala na akong trabaho, magkakaroon ng ano, ma'am, unemployment insurance. Ano po nagawa niya sa bayan? Ha? My God, ang dami niyang binigay ng mga testing kits. Naku, ma'am, nasi dahil lang doon. Nasigay siya ng AstraZeneca. Ay. Pero ipoboto mo si Bongbong? Kanya-kanya po tayo ng ano yan. Ipoboto natin, ma'am. Bakit may boboto si Bongbong? Ay, kanya-kanya po tayo ng desisyon yan, ma'am. Grabe, binulsa niya yung ninakaw ng tatay niya. Hindi siya nagsoli. Gagawin mong presidente. Basta po ako, nagja-jogging lang ako. Magnanakaw rin lang siya. Ay. Magnanakaw siya. Ipoboto mo si Bongbong. Ay, wala na po kayo doon kung sino ipoboto ko. Nasa puso ko po yun, ma'am. Nasa puso mo? No. Makadumi ba yung budhi mo? Ay. Ma'am, ako nga nagja-jogging lang. Ba't niyo ko inaaway? Sinong mas marumi sa atin? Tignan niyo po. Excuse me? Oh. Never ako magpoboto ng magnanakaw. Kita niyo, nagja-jogging ako dito. Haharangin niyo ako. Ha? Sino mas maano sa atin? Hinaharap ba kita? Ay. Pagkasama yan yung mga biktima ng Marshall. Ay, nakita niyo lang yung face mask ko. Ganito, gaganitohin niyo ako. Ha? Pupunta ka pa sa UP? Ang dami niyang binukti mo sa UP. Ma'am, taga dyan lang po ako. Ha? Grabe. Saan niyo ako pagja-jogingin, ma'am? Alam mo naman yung nangyari. Ay. Ma'am, kaya nga po eh. Ipoboto mo si Bongo? Kung hindi ko po alam, hindi po. Alam mo yan. Ay? Alam mo yan. Di, ma'am. Ilalagay mo kami sa Bahamas dahil ipoboto mo si Bongo. Kanya-kanya po tayong desisyon, ma'am. Tugal ka sa tao na walang kwenta. Basta po ako, nagja-jogging lang po ako dito. Tugal ka na lang sa taong mali. Haharangin niyo po ako. Eh, wala po. Sino po sa atin ang ano? Ipoboto mo talaga si Bongo. Baluktot ang utak. Taga-UP pa kayo niyan. Sabi, alam mong disabil siya. Alam mong may problema yung tao niyan. Itutuloy mo pa rin. Okay lang po, ma'am. Doon na po ako sa baluktot. Na alam kong tama. Oo, dahil sinadya mo na talaga. Gusto mo, alam mong baluktot yung kandidato mo. Itutuloy mo pa rin. Hindi, ma'am. Nagja-jogging lang ako dito. Ano mo ko, away mo ko. Ha? Dahil lang sa face mask ko. Of course, dahil ipoboto mo si Bongo. Kaya nga, ma'am.
desisyon. Asin ka mo yan, oh. Ma'am, kaya nga habang nagja-jogging ako, naano ko yung mga sinasabing victim ba eh. Ha? Habang nagja-jogging ako, tinitignan ko yung isa-isa. Ipoboto mo si Bongo? Ma'am, kanya-kanya tayong desisyon. Kanya-kanya? Kung kayo, naglalakad kayo, wala po akong pakialam sa inyo. Ha? Wala rin po kayong pakialam sa akin. Dahil unang-una, hindi naman po tayo magkakilala. Pakialam ako sa iyo dahil yung ibubukto mo. Kung masiraman buhay ko dahil kay Bongbong, kasalanan ko yun. Nagdamay mo kami dahil ibubukto mo si Bongbong. Wala po akong dinamay. Ang sinabi ko, kasalanan ko. Ma'am, hindi po. Talaga, bilip na bilip siya sa kanya. Na kaya mong sumugan sa ganyan sa... Okay lang po, ma'am. Okay lang po. Gusto mong sumugan sa ganyan tao na alam kong masama. Ma'am, kung kayo nakita nyo masama si BBM, iba po sa nakikita ko. Makikisugan na lang sa tao malinis, hindi sa tao malinis. Okay na po, ma'am, sa malinis, sa marumi. Basta alam kong may nagawa. Anong klaseng ang tao? Ma'am, paano mo nasabi anong klaseng tao ko? Nagja-jogging lang ako para awayin mo ako. Kaya nga, ma'am, ang inaano ko nga, wala naman po akong ano kung martial victim kayo. Ako, ma'am, nagja-jogging lang ako. Ano bang kinalaman ko sa inyo? Nagja-jogging lang ako dito. Makikisugan ka na lang sa kandidato na bulok. Okay lang, ma'am, doon ako sa bulok. Pero nakita ako na may nangawa. Basta, ma'am, ja-jogging lang ako dito, ma'am. Para awahin niyo ako, eh, wala na po ako doon. Hello, guys. Welcome back. So, ano na? Napanood niyo po ba? Ano sa palagay niyo? Natutuwa ba kayo? Hindi rin ba kayo nanggigil katulad ko? Hindi rin ba kayo nainis katulad ko? Nagja-jogging lang yung tao. Nakita niya naka-face mask ng red. Nahusga agad siya. So kung kunyari nga totoo, katulad ng sinabi ng tao, yes, I will vote for BBM. Lalo siyang nanggigil din, galit na galit siya. Diba? Ano naman kung iboboto niya si BBM, ano bang problema niya? Diba? Nakakainis sobra. Minamanipulate nila ang mga tao doon sa kanilang story, doon sa kanilang mga karanasan noon. Hindi naman lahat nakakaranas ng kasamaan during martial law. In fact, nung panahon ng martial law, ang sarap nga ng pakaramdam eh. Tahimik ang mundo. Tahimik ang paligid. Walang pasaway. Walang sumasablay pagdating ng curfew hour. Diba? Walang lasing na mamarcha sa karsada at sumisigaw sa karsada ng alanganing oras. Nakakagigil ang ginawa niya, guys. Sobrang inis ako. Kasi pinagpipilitan niya na hindi dapat si Bongbong dahil masama si Bongbong. Ipakulong nila kung gusto nila, diba? Ipakulong nila ng bonggang bongga. Hindi nga naipakulong ng dating administrasyon. Hindi nga naipakulong ni Cory at ni Noynoy. Ano akala nila sa mga dating administrasyon? Mga bobo? Pati ang korte bobo? Kaya impluensyahan ng mga Marcos? No. Dahil inaaway nila yung mga Marcos eh. Pinagbibintangan nila ang Marcos na siyang nagpapatay kay Ninoy. Oh, napatunayan ba nila? Hindi rin. Puro bintang lang. Malay natin, meron din palang iba. At ginagamit lang ang mga Marcoses. Kasi bakit hanggang ngayon, andyan pa rin ang mga Marcoses sa mga bahay nila? Diba? So ano? Pinapalabas lang nila na ganon. Dahil meron talaga sigurong iba na pinagtatakpan nila. Diba? And then, ginagamit ang Marcos names para sabihin na yun nga ang may gawa ng krimen. Diba? Nakakagigil, guys. Sobrang nakakagigil. Sobrang nainis ako sa babae na yun na kayang-kaya niyang magsalita ng ganun sa tao. Walang kamalay-malay yung tao, nagja-jogging lang, tapos gaganunin niya. Ang mahadera na yan.
Diba? Inis ako guys, sa totoo lang. Naasar ako sa kanila. Sobra na. Sobrang sobra na. Okay? So, sana kayo kung mag-react kayo, comment down below kung ano masasabi niyo sa video. I have nothing against the, ano eh, against Lenny or the VP eh. Siguro sa palagay ko naman, maayos siyang tao. Pero ayaw ko lang ng ganito. Ayaw ko ng ganyang style nila. Diba? Wala namang problema sa akin yung lahat ng kandidato. Kaso yung ginagawa nila hindi na tama. Para sa akin lang yun na. I don't like it. Okay? So guys, salamat sa panood. Sana sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please consider subscribing my channel and hit also the notification bell. God bless us all. Bye po.